Isang magandang araw ng Linggo sa inyo, mga kapatid. Tuloy po kayo sa landas ng pag-asa. Samahan po ninyo ako na magnilay sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Ako po si Roel Morales. Pumapasok po tayo sa huling linggo ng Kwaresma, ng Lenten season. At ito po yung Holy Week o yung pinakabanal na linggo ng lahat ng Lenten season. Subalit, bago po tayo magnilay, magbibigay lamang po ako ng isang suggestion. Sana po, sa panahong ito, sa linggong ito, ay magbigay tayo ng oras upang balikan natin ang mensahe ng Panginoon sa atin sa mga ebanghelyo, lalo na ngayong Lenten season. At ang akin pong panalangin, sana po sa ating pagninilay at sa lahat ng ating mga ginawa, mga sakripisyo, mga pag-aayuno, mga pagbibigay ng limos at pagdarasal, lahat pong yan ay magbunga sa buhay natin. Sana po ang pagpapanibagong buhay o transformation ay naranasan natin. At ngayong linggong ito ay balikan nating lahat yan at pasalamatan natin pa ang Panginoon dahil sa pagbabagong ibinigay niya sa atin dahil dito sa Lenten season. Ngayon po, Linggo ng Palaspas. Ito po ang linggo kung saan pumapasok na ang Panginoon sa Jerusalem. Alam po niya na ang pagpasok niya sa Jerusalem ay nangangahulugan na magsisimula na ang kanyang pagdurusa. At dito rin niya mararanasan ang kanyang kamatayan upang ibahagi niya sa atin ang kaligtasang kanyang ibinigay at ipinagkaloob. Sa Ebanghelyo po sa 11 ng Marcos ay makikita natin na siya'y sinalubong ng mga tao, dala ang mga palaspas, naglatag ng mga tela sa daanan, tanda ng pag-welcome nila sa isang hari. At tunay nga, sapagkat si Kristo naman talaga ay pumapasok bilang hari. Subalit kakaibang hari siya, sapagkat siya lamang ang nakakaalam na hindi siya uupo sa trono doon sa templo ng hari. Subalit siya ay uupo, or rather siya ay ikapako sa krus kung saan siya ay maghahari. At dito mga kapatid ay napakahalagang tingnan natin ang mensahe niya sa Linggo ng Palaspas. Ano ito? Ito ay ang kanyang pagpapakumbaba at pagsunod sa Ama. Alam na po niya ang mangyayari. Maraming beses na po niyang sinabi na ito ang mangyayari sa kanya. Kaya nang pumasok siya, hindi niyo po ba napansin ang pagbasa sa 11 ng Marcos? Pumasok siya sa Jerusalem, hindi sakay ng isang malaking kabayo o ng isang karuahe. Sumakay siya sa isang batang asno o donkey. Ang mensaheng yan po ay napakalakas sapagkat sinasabi niya na bagamat siya ang anak ng Diyos, siya ang tinuturing na hari, ang kanyang pagpasok ay puno ng pagpapakumbaba. Bakit? Sapagkat alam niya na sumusunod lamang siya sa Ama at sa sinasabi ng Panginoon sa kanya na siya ang magiging tagapagligtas. Unang mensahe, pagpapakumbaba at pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Pangalawa, sa pagbasa natin sa 14 at 15 ng Marcos. Dito natin makikita kung paanong ang Panginoon ay magdudusa at eventually siya ay mamamatay sa krus. Ano ang mensahe nito? Ang mensahe ng pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na hindi kayang sukatin, pag-ibig na nagbibigay buhay sa mga taong iniibig niya. At yan po ang pangalawang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. At pangatlong mensahe ay ang mensahe ng pagsuko, pag-surrender ng ating buhay sa Panginoon. Mga kapatid, ano pa ang silbi ng pagkamatay ng Panginoon sa krus at pagbibigay sa atin ng kaligtasan, pagpapatawad sa mga kasalanan natin, kung ang buhay natin dito ay gaya pa rin ng dati? Kung hindi natin ibibigay na sa kanya pabalik ang ating buhay, ang lahat-lahat, ang mensahe ng kanyang pagkamatay ay mensahe ng pagsuko niya sa kagustuhan ng Ama.
At yan ang mensahe din sa atin. Mensahe ng pagsuko sa kagustuhan ng Panginoon na mabuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Tatlong mensaheng napakahalagang dalhin natin sa linggong ito. Una, pagpapakumbaba. Humility. Mga kapatid, tandaan natin na wala tayong anumang dala na mula sa atin. Lahat ng ito ay kaloob ng Panginoon. At wala tayong kayang gawin. Tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan ng Panginoon. Tayong lahat ay puno ng kahinaan. Subalit dahil sa kamatayan ni Kristo, lahat ng ito ay nagiging lakas sapagkat ang kanyang pagliligtas ay pumapasok sa ating buhay. Sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, hayaan din natin siyang pumasok sa puso natin at ialay natin ang buong pagpapakumbaba ang kung ano man ang meron tayo. Kasama na rin ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, kailangan natin ang kanyang kaligtasan. Pangalawa, pag-ibig. Pag-ibig na walang hanggan at hindi kayang sukatin. Pinako natin ang Panginoon doon sa krus dahil sa pag-ibig. Hinugasan niya ang paa ng mga apostoles dahil sa pag-ibig. Ibinahagi niya sa atin ang magandang balita dahil sa pag-ibig. Ano ang gusto niyang gawin natin? Ibahagi rin natin ito, pag-ibig na ito sa ibang tao. Ang pag-ibig na ipinakita sa atin ni Kristo ay ang pag-ibig na walang kapalit. Ang pag-ibig na puno ng na kahit na naghihirap at nagpapakasakit ay pag-ibig pa rin ang ibinibigay. Magandang sa linggong ito ay tingnan natin ang puso natin. Paano natin iniibig ang ating pamilya, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan at ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Puspos ba ng pag-ibig na tunay o pag-ibig na nagbibig naghahanap ng kapalit? Sana ang pag-ibig natin ay tinatawag natin sacrificial. Sana ang pag-ibig natin ay kahit na mahirap, binibigay natin kagaya ng Panginoon. At pangatlo, ang pagsuko o surrender. Sa tingin ko, yan isa sa pinakamahalaga at pinakauna natin gustong gawin sa linggo ito. Isuko natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Wala tayong dapat hawakan sa mundong ito. Sabi ng Panginoon, ang ating tahanan ay nasa kanyang kaharian at doon ay nakahanda na kung anong meron tayo. Isuko natin ang lahat-lahat sa Kanya at hayaan natin siya ang maghari sa lahat-lahat ng ating buhay, sa puso at sa isip natin, sa ating trabaho, sa lahat ng ating success, sa lahat ng ating tagumpay, sa lahat ng ating ginagawa. Yan ay isuko natin sa Panginoon at hayaan natin siya ang maghari doon upang gamitin niya tayo bilang Kanyang mga alagad at tagapagpasunod. Sa linggong ito ng Holy Week, mga kapatid, bigay natin ang mas mahabang oras upang magnilay sa Kanya. At puspusin natin ang puso natin ng pasasalamat dahil sa Kanyang mensahe ng pagpapakumbaba, pag-ibig at pagsuko ng buhay, kagaya ng Kanyang halimbawa nung siya ay nandito pa sa mundo. Isang pinagpala at magandang linggo ng Holy Week para sa inyong lahat at para sa atin.